Sir Dindo, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Kailan niyo po nabalitaan na si Mrs. ay nakauwi na mula sa abroad? Anong lugar po siya nagaling? Saudi po. Saudi. Kailan niyo po nalaman na siya ay nakauwi na from Saudi? September ko po pinchat yung... September po? Opo. Okay, kachat niyo po siya. Chat ko po yung kwan, tumulong sa kanya mag-kwan. Tumulong sa kanya makauwi? Opo. Okay. Anong trabaho niya po sa Saudi? Katulong po. September, sabi nung tumulong sa kanya makauwi siya, nakauwi na si Mrs. Opo, June 22 po daw. June 22, this year. Opo. Okay, June 22. Sinalubong niyo po sa airport kasi binigay siya yung flight schedule? Hindi man po, kasi nagsabi sa amin, sir. Dumating na po siya sa Pilipinas sa pagkakaalam niyo, sa pagkakaalam ng tumulong sa kanya, pero hindi po umuwi sa inyo. Tinawagin niyo na po yung mga kamag-anak niya, parents, opo, mga kapatid, pinsan, ano sabi po? Ang sabi po sa kapatid niya, nasa Saudi pa po talaga, hindi po nag-amin na nakauwi na. Sabi po ng kapatid, nasa Saudi, ang sabi sa kanila. Nasa Saudi pa raw? Opo. Okay. Pero sure po itong kausap ninyo na sabi mo tumulong sa kay Mrs. na nakauwi na talaga si Mrs. Opo. Okay, ano pong habilin doon ni Mrs.? Bakit po, expired na po yung contract o napaaging uwi niya for whatever reason? Kung po yata, di kaya yung sinasakyan ko yung amo dati kasi tapos gusto niya umuwi. Ah, hindi niya kayang trabaho, mabigat. Opo. Sino po yung tumulong sa kanya? OFW din po? O taga-gobyerno? Kwan po yung... Nasamahan din niya, OFW din. Nakausap niya na po yung agency? Hindi pa po, sir. Okay. Pero bago po siya umuwi, ano po yung huling pag-uusap ninyo ni Mrs.? Ang sabi sa amin, hindi pa nakaka-uwi. Yung agency po nagsabi, hindi pa nakaka-uwi? Hindi, yung asawa po. Pero yung agency po? Hindi pa po. Hindi pa nakukunta? Hindi po. Okay. Kasi ang agency po rin dapat nakakaalam niya kung nakauwi na siya o hindi. Pwede rin po natin ma-check yung OWA kung siya po ay nakabalik na, kung member po siya ng OWA. Pwede rin po natin i-check sa immigration kung meron po kayong full name niya. First name, middle name, last name, at saka date of birth. Pwede po yan sulatan natin immigration. Request po tayo ng details or through DMW. Malalaman po natin kung talaga umuwi o hindi. Sir, nawawala lang po yung signal po ng agency. Pero na-confirm po mismo natin na ito pong si Ma'am Vina Padua ay nakauwi po June 22 this year pa po. Confirm sa agency. Confirm na po natin. Si Ma'am Vina Bilarmino. Right now, missing po siya, considered as missing. So kung merong mang dyan sa inyo nanonood at nakakilala po sa kanya, mangyari lamang ay makipag-ugnayan po sa amin dito sa RTIA o dili kaya kay Sir Dindo Padua. Pero mas maganda sa amin na lang po para kami na po makipag-coordinate kay Sir Dindo. Ayan po, pag mas na mabuti ang mga larawan, ayan po siya, si Vina Bilarmino. Ayan, missing po siya. At kung si Vina Bilarmino naman ay nakakapanood nito, ay mangyari lamang makipag-ugnayan po kayo sa amin at kay Mister. At nag-aalala na po, may mga anak po kayo. Tatlo po, sir. Tatlo. I'm sure, pagpunta niyo po rito, meron kayong pagdududa o meron po kayong iniisip dahilan kung bakit di siya nagpakita. Ano po sa palagay ninyo? Meron po. Meron. Ano po yun? Sabi po kasi nung konsahin, may kasama daw pong iba. Lalaki. Ah, okay. Nung umuwi siya rito sa Pilipinas, may kasama na siyang lalaki. Yung pumunta po ng agency. Pagbalik niya ng Pilipinas, tumuloy siya ng agency. Tapos may kasama daw po. Nung mag-report po si Vina sa agency, pagkabalik ng Pilipinas, may kasama siyang lalaki. O ba't hindi po kayo? Di ba dapat kayo, mister, kayong sumasama sa kanya paghatid sa airport? Di ba kayo naghatid? Hindi mo po nagpaalam sa akin. Pag-alas niya kasi. Ah, hindi nagpaalam? Hindi po. Nag-abroad na hindi nagpaalam? Hindi po. Bakit hiwalay na po ba kayo? Hindi po naman, sir. Kumbaga lumayas lang. Hmm. Tapos nung nasa abroad siya, hindi niyo na siya nakakausap. Nung kwan po, nag-chat din sa akin, nagpadala nga siyang pera. Ano po ang trabaho niyo, sir? Pinter po. Okay. Ilang beses po siya nakapagpadala? Tatlo po. Tatlo. Tapos noon, wala na. Tapos nung June, hindi na siya nagparamdam. Hindi niyo na po siya nakukontak sa kanyang cellphone? Tinatawang ko yun, sir. Tapos hindi niya sinasagot eh. Pero tinetext niyo po siya? Oo po, hindi niya. Yung kilala niyo po yung lalaki na kasama niya? Tinanong niyo po sa agency? Sa ngayon po, hindi ko alam eh. Pero nasa Saudi po siya, meron na po kayong alam na impormasyon na siya ay merong ibang lalaki. Wala naman po. Si lalaki po sa Pilipinas o sa abroad sa Saudi? Dito po sa Pilipinas. Dito rin. Pero wala kang idea kung sino siya. Sir, hindi namin makontak. So ito na lang po, the most that we can do is yung nga po, pakita ang picture niya. Update po namin kayo pag meron po nag-message sa amin. Pagmasta niyo po, one more time, ayan po, si Miss Vina Bilarmino. Nagaling ng Saudi, umuwi supposedly nung June 22,
Pero hindi na po. Nagpakita kay Mister ang balita, may kasama na po ibang lalaki. Gawin sana kung naguli ka mo lang guta sa arong. Para sa mga aki mo. Kung tayo ka nang iraksako, sa mga aki mo lang guta. Ilan pong anak ko, sir? Tatlo po, sir. Tatlo. Ano kay Ilonggo, sir? Bicol po. Ah, Bicol. Okay. Kung hindi siya naawa sa akin, sa mga bata na lang sana, sir. Yun, sus. Very touching ito mensahe niya. Kung hindi ka naawa sa akin, sa mga bata na lang, tama nga naman. Ang hindi ko maintindihan, tama, alam, diba, this is mind-boggling, ika nga, na isang nanay, iwan yung tatlong anak niya para sumama sa iba. Matindi yun. Maraming beses na tayo nakakarinig ng mga lalaki, iniiwan yung kanilang mga anak, tumatakas o nag-ibang bahay. Pero bibihira itong si Mrs. Di ba, bilang nanay, dapat talagang hindi mo iwan yung iyong mga anak. Sige sir, ganun na lamang po muna ha. Pag meron po kaming mabalitaan na bagong impormasyon, tatawagan na. Nakachat po ito ng anak ko nung Bernice niya. Dahil kaso pig-black yung anak ko eh. Black yung anak niyo. Opo. Oh, meron nga po talagang lalaki. Sorry sir, I'm not gonna give you false hope. Tama po yung duda nyo, meron po ibang lalaki ito. Yun po yung masakit. Ano pong dahilan kung bakit nagkaganon? Baka kayo po'y nananakit, may mga pagkukulang kayo. Hindi po. Wala naman. Pero nung nandito pa po siya, bago siya umalis, wala kayo napapansin na irregular na. Dati po nung pag-alis niya, nandito po ako nagtatrabaho sa Manila. Tapos, nag-chat na lang po siya, nasa airport na siya, paalis na siya. Yun. Ah, bigla-bigla. Opo. Wala yung maayos na paalam. Wala po. Tapos nasa abroad, nag-chat, nasa abroad na nasa siya. Nasa airport na po, paalis na daw siya. Na. Ah, baka meron pong ibang naghatid, kaya hindi sinabi baka sa'yo. Po. Sige sir, ganun na lamang po. Punta kayo doon kay Odette, kung ano po pwede namin maitulong ha. Salamat sir sa pagpunta, sa tiwala. Okay.